Magandang araw. Ayan, pauwi kami ngayon ni Chantel, naghatid kay Ate Vanessa sa school. Ito nga o, at nadadaanan na naman namin ang mga puno ng mansanas. Alam nyo ba, nahuhulog lang ang mga bunga nito dahil wala namang namimitas. Parang ako nga lang ang namimitas dito at yung mga ibon. So kami-kami na lang ang kumakain nito. Yung hirela nito, puro mga puno ng apple. Ayan, hanggang doon sa dulo. Ayan, si Chantel, kumakain na ng mansanas. Total umulan naman kagabi, sabi niya gusto niyang kumain, kaya ayan, binigay ko na, kahit hindi ko nahugasan kasi nahugasan na ng ulan. At ito pa oh, hitik din siya sa bunga, pero hindi ko alam kung anong tawag nito, para din siyang apple, red plum ata ang tawag dito. Usually kasi, yung binibili ko sa supermarket, yung purple plum, ang lasa nito ay maasim-asim. Ayan, sobrang dami ng bunga kasi nga walang nangunguha. Sana sa Pinas na lang ito, no, para mapakinabangan ba. Ayan o, malapit na nga silang magsilaglagan kasi nga hinog na talaga yung mga bunga nila. Ang sarap sa mata, sobrang pupula. Tapos maganda pa yung araw ngayon, nasisikatan ng araw, ang ganda ng kulay. At ito naman, palipas na ang blackberry kasi nga pa-winter na dito sa UK, kaya pitasin na namin ni Chantel dahil next year sa summer na naman ito mamumunga. Medyo mahirap lang pitasin itong blackberry kasi nga yung kanyang mga sanga, puro mga tinik. Konti lang ang pitasin namin kasi nga wala kaming lagayan. Baka babalik na lang kami mamaya mamitas pagkagaling ko ng post office. Mag-ship muna ako ng mga parcel. Pitasin na namin lahat kasi hindi na ito mapakinabangan dahil panay ulan na dito. Sobrang lakas pa ng hangin. Halos ilang araw nang umuulan talaga. Pero ayan o, marami pa din siyang mga hilaw, hindi pa hinog. Ginagawa ko itong palaman sa tinapay, guys. Ayan, yung blackberry jam. Minamatamis ko siya. Ayan, bilisan ko na magpitas at pupunta pa kami ni Chantel ng post office. Maglalakad lang kami. Pero pwede naman mag-bus kaso maghihintay pa kami dahil may oras ang dating ng bus dito. Total malapit lang naman. Pagbalik namin ng bahay, ayan, magluto ako. Tapos maya-maya sunduin na namin si Ate Vanessa sa school.